kong gawin lahat. Nagawa ko naman lahat sa movie. Diba, ang mga girls, mas ayaw, mas gusto nasa on top kasi may pamahiin po kami. Kapag nasa ilalim kami, nawawalan kami ng puwet. Kaya kailangan kami ibabaw yun. Diba, totoo? Oo. Tapos kailangan naka-on yung ilaw. Yun na lang yung nasagot eh. Opo. Question ko for all na lang. So, isa sa mga medyo pinaka nakainis na part sa anong to is yung issue dun sa parents ni Chloe. Kasi parang pinagbibigyan niya, parang ang daming demands. Pero kayo ba, as sons, daughters, kailan nyo nasasabing enough na yung demands ng parents? Kailan lang. Si Chloe una. Kasi yung role. Sige, start tayo kay Chloe. Ano po? Ako po, kasi sobrang mapagbigay ako sa magulang ko. Sobrang mahal ko po nanay ko. Kaya kahit alam kong sumusobra na. Kasi para sa kanila din naman po yung lahat ng ginagawa ko. So, kahit alam kong sumusobra na. Nakako din po kasi ako sa kanila na, ano na, iyak ko. Na sabi ko, sarili ko, hanggang nabubuhay ako, hindi ko ipaparana sa kanila yung naranasan namin before. Kaya, kahit alam ko na sobra na, wala akong pakialam. Basta, kaya ko magbigay, magbibigay po ako. Ganun ko po kang mahalin magpamilya ko. Ako, lahat naman po ng ginagawa ko para din sa fair choice. Parang, katawan mo yan, so bahala ka sa rules mo. And I think isa sa mga pinahatid po ng pinikula namin, do not judge. Kasi lahat ng bagay may pinanggalingan, lahat ng ginagawa natin may pinagmulan. So, for me po yung talagang message, personally. So, kung tinanong mo rin ito ng media ko, I think, hindi naman yung, I don't think that the main message is illegalized. In the first place, technically legal siya, wala pang batas na laban dito na. At saka yung sinasabi nga ng CAS, as long as there are enough safeguards to prevent yung mga bata pa no, to access the sites, then there should be no problem with it. Kasi nga, di ba, kung 18 anos ka na, pwede ka na bumoto, pwede ka na mag-asawa, pati hindi ka pwedeng manood kung gusto mo, di ba? O pwede mong gawin nga, sabi nga rin ni Chloe, pwede mong gawin sa katawan mo kung anong gusto mong gawin. As long as walang naagrabyado, walang o-oppress, then that should be fine. No? Meron akong kilala kasi na was actually into adult films. No? At sabi niya, choice niya yun kasi katawan niya. Kasi sinabi rin doon sa pelikula, ano bang gusto nila? Meron talagang may buga, may prostitution, may gusto pa na ganun-ganun. Samantalang ito, it's the person, it's the creator directly choosing ano yung gusto niyang ipalabas. Diba? At anong gusto niyang ipakita. Thank you, Director K. Tata, before bago po ako mag-artista is dati po ako rin estudyante and then may mga ginagawa din ako ng mga racket, so naging okay naman na ako, naging stable na ako, pero not that stable yung kaya ko na rin buhayin yung family ko. So ang akin lang kasi meron yung times na alam mo yung parang inaabuso na ako sa part ko, na parang kinakailang lahat priority ko kahit hindi naman kasi parents ko dapat ang mag-provide. So, as a panganay sa aming magkakapatid, so hindi ko kayang makita yung mga magulang ko or kahit yung mga kapatid ko na nahihirapan. So, as an ate, kailangan kong mag-give way sa amin. So, ako yung nadili sa amin mag-graduate ng college. So, nauna na yung mga kapatid ko. Tapos nag-aral na ako ng vocational and then nag-business hanggang sa ito. Ayun, up to now, yun pa rin, tinutuloy ko pa rin and then tumutulong pa rin ako sa family ko. Yun po. Dapat balance. If there is mercy, there should always truth. Dapat balance siya. Hindi yung puro awa. Dapat isipin mo rin, nakakatulong ka ba? Kasi baka mamaya, naaano nyo lang,
na what's this, natotolerate ng mali. So, kailangan din balance yung pagmamahal sa pamilya when it comes to financial tulong. Yun po, thank you. Thank you very much. That was Book Richard Paglicaon of Lionheart. Ang tawag nito, naging unanimous ba tawag doon sa English? Kasi bobo ako sa English eh. Siya ba yung naging ano ninyo, direct? First choice na gumanap sa role niya? Honestly, hindi. No? Kasi diba, alam mo naman sa Viva kung minsan would be may decisions yung, totoo, yung production. Pero ang maganda dito, nung binanggit sa amin yung pangalan ni Chloe, immediately I said yes. Siguro serendipity, nagkaroon kami ng chance na magkita na ni Chloe before the film. So nakita ko na siya in person. Kaya nung lumabas yung pangalan ni Chloe, sabi ko, yes! Ganun kagad kami. Yun na, wala nang usap-usapan. Nakita na kagad kami. Workshop kagad. Thank you, Miss Lou, ha. Kilala ko si Miss Lou Gopes. Maganda po yung movie at saka maganda yung story. Maraming thank salamat. You. Maraming salamat. Thank you very much. That was Dominic Rea of Abandoned Tonight and Showbiz Landia. For our next question, we have Archie Lia of Abandoned Tonight and Police Files. Good! Hindi ka po sure! Kaya ko pong gawin lahat! Nagawa ko na po lahat sa movie! Di ba ang mga girls, mas ayaw, mas gusto na sa on top kasi yes. May pamahiin po kami. Kapag nasa ilalim kami, nawawalan kami ng puwet. Kaya kailangan kami, di ba, daw yun? Diba, totoo, oo. Tapos kailangan naka-on yung ilaw. Take notes. Yun na lang inasagot eh. Opo. Wala po. Depende po sa kanila. Pero, syempre, alam niyo naman po tayo, palaban. Diba? Doon tayo sa iba ball lagi. Para di tayo iiwan. Ako po kung sa aspect po ng life, naniniwala po ako sa equality. Basta kung ano yung tama, yun dapat namang ibabaw. Pero, syempre naman, kung sa iyong bagay po, dapat sa ibabaw lang kami lagi. See? Majority wins. Ibabaw kaming lahat. Sa amin, o. Iba na. Pwede ko sumagot. Ba't sa babae lang? Kasi sa amin kasi, mahirap talaga pag sa ilalim ka. Yung parang nalulumos ka. Kung ganun ka, hindi nila alam na talagang nalulumos na kami. Itong mga lalaki na ito, ayaw pa naman minsan yung ulo lang. Gusto talaga, pasok. Kapalo. na big turn lang talaga sa akin ang mas dominant ang babae sa para sa akin. Women empowerment, yes, I support. Oh naman, para kita lahat. Thank you. Thank you very much. That was Archie Liao of Abandoned Tonight and Police Files. And we have here more questions from our press. Let me read it for you guys. This question is from Sir Eugene Aziz of People's Journal and GNews.ph. Para kay Atak, masaya ka ba kahit hindi ka naghubad sa pelikula? Hindi ko lang alam kung kikita ito pag ako naghubad. Pakita na talaga, kala nila siguro ano na yun, iba na. Hindi, katuwaan at saka ano lang, di ba? Good vibes ay yung pelikula. So, kung yung tinanong nila na masaya ako, hindi ako nakaubad sa pelikula, masaya talaga ako na hindi nagawa yun. Kasi nga, parang may susunod pang pelikula. Baka mamaya may ex ako doon eh. Marami na akong karanasan na ex-ex na ako eh. Kaya importante maganda ang susunod na. Thank you for answering. That is a question. Now, ano ang biggest challenge na kinaharap ni Direk Denny sa kanyang mga aktor na kung tutuusin ay mga baguhan? Wala akong maisip. Kasi unang-una, natuwa ako na they gave me the trust, nagtiwala sila, masunurin sila. Tawa nga kami ng tao sa set.
Oo, magaan yung set namin. Si ang challenge sa editing kung paano tanggalin alin sa mga eksena nila ang hindi isasama sa pelikula. Yun, doon kami nahirapan kasi tanggalin mo na, hindi maganda. Doon kami nahirapan kasi ang ganda ng performances. Nakita niyo naman, doon kami nahirapan. Alin ang itatapon namin? Meron pa mga siguro mga scenes o mga moments na mahaba na o yun, doon kami nahirapan. Yun ang sagot ko, Pilar. Thank you very much. Ano yung maipapayo nyo sa mga students na nabibiktima ng harassment sa school? I think this is a question for all. Let's start off with Cecil. Sorry. Pardon. Yung mga nabibiktima ng harassment. Harassment sa school. Yeah, your first question. I'm sorry. Ano po yung maipapayo ninyo? Okay. Siyempre, of course, yung mga nabibiktima ng harassment, one of the reasons, maybe may mga estudyante na ano yung siguro the way kung paano sila mabihes. And syempre, kailangan pa rin, pag nasa school ka, yung proper, ano, kung ano yung suot ng estudyante, dapat medyo nasa tama, hindi yung plunging. Yeah. So, that's one of the reasons bakit nabibiktima sila. And then, ayun, kailangan maging careful talaga. Kasi hindi dapat basta-basta maniniwala or hindi basta-basta dapat sasama. So, dapat huwag basta mag-trust. So, yun po. Thank you. Thank you very much. Aminin ko or hindi, kasi nung college ako sa CEU, nag-aral ako ng HRM and then merong isang prof na major subject ko na nagkagusto sa akin. Meron akong subject sa kanya na baksak ako na hindi ako nag-a-attend kasi that time na yon may depression ako sa family ko. Meron kaming problema sa financial. So, kaya yung ginagawa ko nung high school ako, nagtatrabaho ako habang nag-aaral ako. So, anong nangyari? May gusto sa akin yung prof. And then, inoferan ako kung anong pwede kong gawin para makapasa ako. Sa sobrang depressed ako, wala na ako sa pag-iisip, pumayag ako dun sa sinasabi niya, once lang. Pero nung naging okay na kami, okay yung relationship namin, ang nangyari, parang gusto umulit. Pero ako ayoko na kasi parang asakit kasi sa akin yun eh. Up to now, meron pa konti. Pero nakakaya ko naman i-tolerate. Kaya isa din sa dahilan ko ba't ako nagkaroon ng anxiety, depression. Kasi para akong na-rape. Kasi wala akong choice. Anong gusto mo? Papasa ka? Tapos may problema ka sa family mo? Parang gumaan lang ba yung pakiramdam ko? At gumaan din yung pakiramdam ng parents ko na para hindi makita yung card ko na baksak. So wala akong choice. Pinatulan ko muna for once. Tapos after nun, hindi ko na pinayagan. Pinasumbong ko na sa dean. Tapos na-expel na rin siya. Story ako pala to. Ay, hindi naman po. Naka-relate naman po ako. So yun po. Ayun yung parang pagiging dito. Yung nakarelate po ako sa movies, parang nag-flashback lang konti, pero na-tolerate po and then nakaya ko naman po yun. Ayun po. Thank you. Many of you, Ava, sobra. Ako kasi sobrang against talaga ako sa harassment and rape. Lalo na may kapatid akong babae. And like kay Ava naman, na-experience ko rin. Pero ang teacher ko is babae. Pero, verbally, and then she also touched my neck, parang, ganda ng neck mo ah. Parang, ano to? Di ba? Ito, day joke lang. Kahit anong klase gender siguro, mali yung harassment and rape. Kita pag ano, umalis si Chloe, sabi ko sa tugumanan ako. Kasi wala naman ako eksilang sexy doon eh, di ba? Mukhang ako punggok doon eh. Ako po yung sa faculty room. Kasi sobrang saya niya po. And
personality ko talaga yung mga wala lang, yung maisipan ko lang. So, yun din yung mga na-enjoy ko, isip talaga. Ako po siguro yung ending, kasi yun yung nagpakita po ako lahat. Yes. Yes. Ako sa part na nasa kama po na kami ni Chloe, si Miss Harriet, and na-imagine ko si Chloe, which is yan, si Charlize, yung jackpot. Sa akin naman po, yung pinakauna kanina, yung dun sa welcome. Sa akin po yung last eksena na ano na nasa ano kami nasa dining table na syempre ako lang po nakakaalam din. Lutang po talaga ako kasi wala po ako talagang tubo. So yung natitig na kay tsura ko parang gaya lang ako sa para sa akin yung sexy. Pero direk, hindi ko na ulitin kasi pinasakit ko ulo nyo. Ang hirap ko daw maging girlfriend. Uy, hindi naman sa ganun. Mabait po ako. Opo, yun ba yung sinasabi? Hala, ano kaya ulit gagawin ni Chloe? Kasi nagtali na siya, pumatay na siya, nagputol na, tapos eto po ngayon, nagputol na, nagtali pa, o saan ka po? Feeling ko wala na talaga, wala na to. Pero yun, sobrang saya ko na naka-work ko po si Kuya Marco. Ah, Kuya. Ni Kuya Marco. And ano, magaan, sobrang gaan na po nung ano namin kasi kumbaga parang nagka-work na kami, alam na namin yung bawal or yung hindi pwedeng gawin, kaya mas naging magaan po para sa aming dalawa. Mas magaan kasi nakita namin lahat. Full details. Parang ganun kami dalawa. Wala na. Test of friendship na to. Thank you for your answers. That is a question from Roldan Castro of Abandoned Tonight. And for our last, I think this is not our last question. This is from Sir Joey Sarmiento of Remate. Sa male cast, going to a girl bar? Girl bar? Or gay bar? Girl bar or ano? Website? Pornhub? Pwede both? Hindi, doon na ako sa website na lang. Safe. Tsaka di kita yung mukha ko doon pag ano yun. Hindi ako kita sa public if ever pag nasa girl bar ako. So safe pag porn sites. Thank you for answering, Marco. And that is our last question for tonight. Thank you, everybody. And congratulations again, Team Hashtag, do you think I am sexy?